Ay, sabi ko nga kanina, bago maputol. Kaya natin aral to, ito yung magiging basis natin sa mga steps during proofing ng mga propositions. Tapos ito pa isa pang law or properties absorption law. According naman dito, P and P or Q is logically equivalent daw to sa P lang. Huwag kayo malito sa absorption tsaka distribution law. Ang pinagkaiba nila kasi ito may P rin siya dun sa second statement. Tapos dito magkakaiba sila lahat. So pag nakita niyo yung gantong form ng problem, automatic equivalent lang siya sa P. So pwede niyo itong ma-prove using truth table, pero redundant na pag inulit pa natin yung proving using truth table. Kaya niyo na siyang i-prove sa sarili niyo. So ganun yung P or P and Q. Ini-implies na P. Tama ba to? Pag ina niya sa truth table, ito rin siya. So, in-observe lang din. Kay example ulit tayo. Tawag ka ulit, Risha, kung sinong gusto mag-prove nito. Or simplify ito the lowest form. Marasigan po. Tinig po ako. Ah. Yung una po is magiging first, yung double negation po. I-apply po natin yung double negation. Then, sa P, magiging P na lang po siya. Tapos, yung P, copy po natin yung P or F. And, yung double negation po na Q, magiging Q na lang po. Yung magre-recite pala sa messages, wala, since wala namang symbol na ganito sa keyboard, pwede na yung minus sign. Or apostrophe, kasi gano'n naman sa program. Ay, exclamation point pala. Tapos yung end, pwede yung end. Tapos yung or, yung nakatayong line, nasa ilalim ng backspace sa ibang keyboard. Sige, continue mo yung sunod na process. Sino ba yan? Si Marasigan ba yan? Tapos yung P, yung nasa parenthesis po sa pinakaloob, magiging P na lang po according sa double negation. And then, yung PR. Gagamitin po natin yung upper. Ano yung property ito? P or F? Anong i-apply ko double dito? Double negation po. Hindi, itong P or F para masimplify. Double negation. Identity po. Magiging okay. P na lang din po. So using identity. Tapos, simplification po ba ito? Meron. Wala na po. Kasi nung makakapag-isip na. Yung absorption law po pala. Magiging P na lang po yan. Final answer po is P. Kasing absorption naman, P. Apa. So, ganun ulit. Sa logic, kung titingnan nyo, mukhang komplikado to. Pero, logically equivalent lang pala siya sa P. So, ganun din kapag nagpo-program, baka akala nyo, magaling na kayo kasi napak nagbabranch out yung mga if-else nyo.
Pero baka may simplified lang pala siya na form. May binibigyan ko lang ng idea kung saan niya to pwede apply. Sir, may tanong po, sir. Ano yun? Ma-apply lang po ba yung distributive law, sir, kapag ano, sir? Kapag tatlo yung letters? Kapag tatling statement. O kasi i-distribute mo siya. Kasi kung magiging isa lang to, wala akong madidistribute. Kasi wala ka na rin namang law na ma-apply. Hindi mo na ma... Parang lowest form na to ay two state. Two compound statement that. Nakadepende na talaga sa value ko yung true or false siya. So hindi natin to masasabi na true or false agad. Since wala pa tayong data. Kasi yun nga, distribute siya. So dapat tatlo. Ah, nasagot ba yung tanong mo? Opo, sir. Thank you po. So, yung iba pa, ito mas common sense pa to dito sa naunang anim. So, commutative law, ginagawa nyo na rin to sa basic math nyo. Meaning, PNK is logically equivalent kahit pagbalik na rin nyo yung statement. So tama naman din kung true-true parehas to, balik na rin nyo, true-true parehas. True pa rin yung sagot. Since end yun. Same lang din, ma-apply nyo yung commutative property sa P or Q. Pwede siyang pagbalik na rin. Sa associate law, ginagawa nyo rin to sa ibang branch ng math. So meaning ina-associate nyo yung kung anong gusto nyo unahin. Since same lang naman yung operation, pwede either unahin nyo daw yung Q and R sa kanya siya i-end sa P or logically equivalent siya sa i-P and Q nyo muna after nun sa kanya siya i-end sa R. Or ganun din sa OR. Basta tulad sila ng, yun ang tipa, tulad dapat sila ng operator or ng quantifier para ma-associate nyo. The next is inverse law. So, ang sinasabi nito, P and not P. Is na-prove na ito kanina natin, ginawa natin contradiction. Dinefine ko yung contradiction. Tapos kung matatandaan nyo, is ito yun, in-end natin yung P sa negation niya. So, lagi siyang false. At using inverse law din sa OR, pag in-OR nyo lagi siya sa negation niya, lagi siyang true. Isa siyang tautology na. So, ang huli is conditional law. Ito yung ginawa natin sa ano, implies. So, P implies Q. Saan daw siya equivalent? Logical equivalent siya, daw siya sa not P or Q. So, medyo sa lahat na to, ito yung parang hindi nyo agad magigets yung logic. Unless i-prove natin siya sa truth table. Thus, pag na-prove na sa truth table, masabi niyong tama pala to. So, proof, pakita lang natin truth table nito. Yun din natin isa-isa yun kasi nag-gets niya naman yung paano gumawa ang truth table. So, lahat ng scenario, P implies Q, plus yung negation ng P, then yung finally yung buong nasa right side. So, P implies Q, tandaan nyo, no, true ka lang, true to, basta yung P is less than or equal sa Q. Or pwede nyo, ang tandaan nyo na lang, P implies Q is false kapag true yung first statement as false yung second statement. Otherwise, true siya. Tapos negation ng P, alam nyo na. Tapos, not P or Q. Isa to lang. Titingin kayo dito, not P, i-or nyo siya sa Q. So, kailan lang ito magkakawan, basta may one, at least isa may true. So, 1, 0, 1, 1. So, compare nyo yung dalawa. So, P implies Q is logically equivalent sa not P or Q.
So, kailan nyo yan ma-apply? Again, pag nagpo-proof kayo using, eto, using logic laws, nakita kayo ng mga implication, ganito, alam nyo na tulad siya sa, pwede nyo siya i-rewrite sa not P or U. Then, yung sunod is, siguro mga next week, isang lecture pa about sa proof. Tapos, kasi may proof by induction pa tayo. Tapos, proof by contradiction. See you next week na lang.